kawang Pilipino, matibay, maasahan. At kamakailan ay muling naglagay sa kontrobersya ang Philippine Health Insurance Corporation matapos sabihin ng Private Hospital Association of the Philippines Incorporated na nasa 6 billion pesos pa ang hindi nababayaran ng ahensya sa iba't ibang pribadong ospital. Pero sa paghimay ng ating programa, sa datos na pag-alaman natin na nitong taong 2020 mula sa higit 3 million claims buhat sa mga pribadong ospital, mula January 2020 hanggang December 2020, 87% sa mga ito ay nabayaran ng PhilHealth na umabot na ng 25 billion pesos. Sa nalalabing 13%, 5% sa mga ito ay nasa iba't ibang stages of processing na ang kabuang halaga ay nasa 1 billion pesos lamang. Halagang habang ang 8% na base sa pagtataya ay nasa 2.4 billion pesos lamang ay denied para bayaran o kaya naman ay return to hospitals dahil sa kakulangan ng mga papeles at paglabag sa mga pulisya. Nagtataka ang pamunuan ng PhilHealth kung saan nanggagaling ang 6 billion pesos na kwenta ng organisasyon. Mapala tayo, makakasama muli ngayon umaga si Mr. Delio Aceron III, Chief Social Insurer Officer ng PhilHealth. Yan. Hi, magandang umaga. Apo, magandang umaga muli sa iyo, Sir Delio. Yes, magandang umaga, Ma'am Hilda Ong. It's nice to be back. Public service po tayo do. Dito sa inyong programa Health and Travel, servisyo publiko. Pero bago po tayo magsimula, in behalf po ng management ng PhilHealth, binabati po namin kayo ng belated happy birthday sa ating isa sa talagang masigasig at totoong advocate na naniniwala sa magandang hangarin at programa ng PhilHealth, ang ating agarang servisyo public lady, si Ma'am Hilda Ong. Happy birthday po, Ma'am Hilda. Thank you po at sis, nabanggit ang yung pagbati po. Alam po ninyo mula Friday kasi 'di ba nagpalabas ng surprise BTR ang aming production team sa pamumuno ni William Maglente at ni June Boho. At syempre po mula Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday hanggang ngayon, ang dami po talaga bumabati po ng happy birthday. Sa lahat po ng bumati po ng happy birthday, maraming salamat po. At sa hindi ko na kaya sagutin kasi sa sobra pong dami na bumabati, lalo na this year, mas marami pa. Kasi alam mo, Sir Delio, dahil po siguro sa panahon ng pandemic, sa marami po nga mga bilang agarang servisyo lady, kapag may lumalapit po sa akin, humingi ng tulong, hindi ko talaga sila kakilala. Ito ay refer ng mga friend ko, mga best friend ko, hanggang sa syempre sila nakapasok, nakalabas ng ospital, kaya naging nadadagdagan ang mga kaibigan ko. Kaya lalong, imagine mo, 2 years na, 2020-21, kaya lalong dumami po ang mga bumabati. At syempre, isa din po kayo na talagang very supportive sa aning sa programa. Kapag dating po sa mga PhilHealth at may katanungan ako at may mga lumingi ng tulong sa akin, syempre di ko yung kaya sagutin eh, kaya nandyan ka, Sir Delio. Opo, opo. Kaya nga po dito sa ating partnership, nais lang po talaga natin magbigay serbisyo publiko. Nabanggit nga kanina, bagamat maraming mga kontrobersya ang nasasangkot ng PhilHealth, para sa amin ni Ma'am Hilda, ang importante pa rin yung public service eh, kasi para sa ating mga kababayan, paano pag sila po yung nagkasakit o na-ospital? Hindi nila alam ang gagawin. Basic information, napakahalaga niyan. Kasi ako po, Ma'am Hilda, sa totoo lang, ang tagal ko na sa PhilHealth, pero nung na-ospital din ang aking ama, nataranta rin ako, parang nagba-blackout ka rin, ano bang gagawin? So ang hangarin namin dito ni Ma'am Hilda sa programa niya, na ma-remind kayo lagi na oras may magkasakit, ma-ospital, ito ang mga basic information na dapat natin gawin para ma-avail natin ang ating benepisyo sa PhilHealth. Yes po, alam mo, bilang isang media practitioner, kapag hindi, kasi more ako, nalalaman ko mga problema kasi sa talagang nilalapit sa akin, ako naman ay talaga pumupunta ako sa ospital at inaalam ko talaga. Kaya hindi lang yung sasabihin nila, siyempre kailangan ko pa rin alamin both sides, tapos siyempre bago ko itanong ko sa PhilHealth.
So, Gaylo, last week ay binulabog ang PhilHealth ng mga bomb threats. May, sinusundan lit na ba ang PNP sa naganap na pananakot na ito sa PhilHealth Pasig nitong nakaraang linggo? Well, totoo po yan, Ma'am Hilda. Ang PhilHealth po ay nakatanggap ng isang text na para, sabi nga po nung investigador, bomb scare, kasi ang layon po nito ay manakot. Bagamat ito rin po ay kasabay na nangyari sa Rojas City na nakatanggap rin ng bomb scare, syempre mga ganitong pananakot ay hindi natin binabaliwala. Kung kaya't ang management po ng PhilHealth ay agarang nakipag-coordinate sa mga kapulisan sa bawat bayan, bawat syudad, tulad po dito sa NCR, ang ating mga local health insurance offices ay talagang pinuntahan at may mga guards, mga bomb squad na talagang may dalang mga bomb sniffing dogs na sinisiguradong safe. And so far, wala naman pong nakita. Bagamat ongoing pa rin po yung investigasyon, ang management po ng PhilHealth kasama po ng ating mga security forces, hindi po natin to binabaliwala. Mas pinag-iting pa nga po natin ang ating security, pag-observe ng security protocols. Kasi syempre, maraming pupunta sa ating mga opisina, gusto natin garantihan ang safety ng ating mga members na nagtatransact sa PhilHealth. Yes po, at syempre po, Sir Delio, paano kayo ngayon naghahanda pa sa opisina ninyo kung sakali kayo naman ang targeting ng pananako? Dahil ikaw ngayon, mas madalas, lalo na lumalabas po kayo dito sa programa ng iyong lingkod, syempre, at sa iba pang istasyon, kung mapaghahanda ang ginagawa po ninyo? Well, sa aking opisina, sa Local Health Insurance Office, Quezon City, ito pong isa sa pinakamalaking opisina dito sa Metro Manila na nag-a-average tayo ng 3 to 4,000 a day. Talaga yung mga security guards natin, talagang alerto po siya. Sinecheck po talaga ang mga gamit ng ating mga walk-in clients. Alerto rin po tayo, baka may iniiwang mga gamit sa tabi-tabi. And higit sa lahat, panay po ang ronda. And hindi, again, hindi po natin binabaliwala ang mga ganito. At yan po ang ating sinisiguro sa publiko, kasi ayaw din natin po sila na mga ngambas pag sila po pupunta sa ating opisina. And of course, coordinated na po tayo sa ating mga nearby police stations para po for any reports, makaka-respond po sila agad. At Sir Delio, meron po tayong memorandum of agreement na ang PhilHealth at ang National Bureau of Investigation para sa investigasyon at pagsampa ng kaso sa mga nangloloko at nagsasamantala sa National Health Insurance Program. Pwede ba maisama ang mga kahinahinalang transaksyon na ibinalik ng PhilHealth sa mga pribadong ospital? Kasi di ba kanina nabanggit ko po na yung iba kaya hindi nababayaran dahil sa denied claims. Di kaya may nagagalit sa inyo? Well, totoo po yan, Ma'am Hilda. At nais ko ipaalam sa publiko na ngayong simula ng taon, sometime early March, nagkaroon po ng MOA signing si President and CEO Attorney Dante Herran. At ang NBI, ang representative at that time is NBI OIC na si Eric Distor, na kung saan, sabi nga, two is better than one, na kung saan ang PhilHealth at NBI na joint forces, kaya po meron tayong memorandum of agreement, magtutulungan sila to detect, deter, at prosecute yung mga fraud. So sa madaling salita, mga illicit activities. Pag sinabi natin illicit activities, malawak na po yan, Ma'am Hilda. Yung mga maaaring manamantala sa pondo ng PhilHealth, yung mga gumagawa ng mga fake claims, gumagawa ng upcasing, at gumagawa ng mga paraan na hindi dapat, tulad ng mga online na IDs na maaaring pumasok as online fixing, pwede po silang maimbestigahan. At yan nga po ang magandang balita na pinapaalam natin sa publiko na hindi po ito kaya ng PhilHealth at NBI. Kailangan po ito ng tulong at suporta ng publiko. Kaya kung kayo po ay may nalalamang mga ganitong illicit activities, huwag po kayo mag-atubling i-report sa amin sa PhilHealth. O kaya po, mismo dito kay Agarang Servisyo Public Lady, Ma'am Hilda Ong, at garantisado po po protection na namin kayo, i-validate naman po natin lahat ng sumbong kasi gano'n naman po ang due process, Ma'am Hilda. Pag-usapan naman po natin, Sir Delio, ano po ba itong bagong advisory na 2021-010? Well, yan po yung
nire-reiterate lang yung ating circular na patuloy pa rin yung full financial risk protection ng ating mga healthcare workers, kasi alam naman natin sila ang frontliners sa paglaban sa mga nagkakasakit natin kababayan dahil sa COVID. Pinapaalam lang yung mga health workers natin, mga doktor, mga nurses, mga allied health workers, na sila rin po ay covered at mayroong full financial protection kung sakasakali silang magkasakit at maospital, kasi ito rin po ay alinsunod sa batas na sumusuporta na sila ay may karagdagang benepisyo. At ito po ay bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo para pangalagaan ng kalusugan ng lahat ng kababayan natin. At sino-sino pa ang mga health workers base sa nasa based dito po sa nasabi ninyo circular na number 11 2020 ng PhilHealth. Sino-sino mga health workers na kumbaga na identify po ninyo na sila po ay kasama dito sa circular? Yes, nabanggit nga sa circular na sa definition of terms ng ating circular na kasama po dyan ang ating mga magigiting at masisipag na mga doctors, mga nurses. So, mga lahat ng nagtatrabaho po sa mga hospitals and allied health services, sila po ang kabilang, pati po yung mga government workers na related po sa health emergency. So, ibig mo sabihin, Sir Delio, yung mga health workers, yung mga nurses, yung mga doktor nasa loob ng ospital lamang. What if naman kung ang healthcare workers dahil po sa kanya, di ba, dahil po yung last month nag-overwhelm lahat na walang maipasok. So ngayon, marami po nga nagkaroon ng tinatawag natin na home care kung saan yung mga pasyente, yung mga nag-hire na po sila ng mga private duty nurse and then mga doktor naman, ay home visit sila. At kung sakali naman ay sila tamaan ng pasyente na inalagaan nila, covered pa sila dito sa circular number na to? Well, yung ating home care na sinasabi sa ngayon, bagamat yan po, aminin natin, ay wala pa po tayong polisiya. Bagamat ito po'y nabanggit na isa sa mga kinokonsidera at gagawa po yan ng pakete. And alam naman po natin, nakalagay sa Universal Healthcare Law, yan po ay dadaan sa isang proseso galing sa Health Technology Assessment Council. Tapos pag yan po ay naging polisiya, maglalabas ang ating Board of Directors at masisircularize po yan. Siguro po, antabayanan po natin, kasi ang maganda naman pong sinasabi natin dito, Ma'am Hilda, maraming mga naisip na magandang polisiya o mga benepisyo ang PhilHealth. At kung ito naman po ay magiging polisiya at mayroon ng mga packages, i-roll out po natin yan. Kasi yan naman po talaga hangad ng PhilHealth, maging responsive tayo kung anong kailangan natin mga kababayan, hopefully soon magkaroon nga po ng ganyang pakete para mas makatulong sa ating mga kababayan na sa bahay po nagpapagaling dahil nga puno po ang mga hospitals. Yes ko, kasi napag-alaman ko, ang Chinese General Hospital and Medical Center ngayon, ang sa kanilang ER triads ay medyo binagaano karami. Ang number one dahilan po, ang ginagawa po ng Chinese Gen, kapag ka ang pasyente ay nagpositibo at ito po ay mild case lamang, itong home care ang ginagawa ng mga pasyente. So hindi po nila pinapatpit sa ospital, pinupunta po sila ng mga doctor, mga nurses, kung ano mga, tapos mga laboratory, laboratory ng technician po nila, kung kukuna sila po ng mga dugo. So in short, parang ospital, hindi na naman po matulad po na dati na napupuno ng mga mild cases, kasi syempre priority natin yung mga pasyente na sa moderate going to severe and then to critical. Kaya ngayon medyo nabawasan na. At alam ko po, Sir Delio, madami na po dumadagsa sa opisina po ninyo pari ngayong panahon pa ng pandemya. Paano pa ginagawa ninyo para mas secure na safe ang inyong mga empleyado sa HHIO QC at maging mga transacting clients? At kasama po ba kayo na tinuturing po ng mga frontliners na covered po ng PhilHealth? Kasi syempre po, ang mga tao po, mga empleyado po ng PhilHealth ay ang dami po tao na for sure ay may nagpo-positibo po sa inyo, di ba? Yes, tama ka dyan, Ma'am Hilda. In fact, sa aking opisina, sa Local Health Insurance Office, Quezon City, siguro early April, apat kong kahera ay halos tinamaan talaga ng COVID, kaya nga po nagka-problema tayo kasi nanghiram po tayo ng ibang kahera.
Meron din po sa ibang opisina na in fact nagbuwis pa ng buhay. And nakalagay po sa Republic Act 11223 or Universal Healthcare Law na ang mga empleyado at workers ng PhilHealth ay classified as public health workers. And ano po ang aming ginagawang pag-obserba ng health safety protocols? Talagang challenge po yan, aminin po natin, lalong-lalo sa aking opisina sa Quezon City. In fact, tayo nga po ay nare-reklamo kasi hindi naiintindihan ng tao. Ang mga kababayan natin dumadagsa, sobrang dami nila, 3,000, 4,000, minsan nakakadikit-dikit. Ang ating security guards, panay po ikot doon, panay remind na observe social distancing. Marami pa rin po tayong kababayan na hindi marunong magsuot ng tamang suot ng face mask at face shield. May face shield nga sila, nakalagay naman sa noo. May face mask nga sila pero labas naman po ang ilong nila. So sila po ay nire-remind natin na i-observe ang health safety protocols kasi ito naman po ay protection din para sa kanila and of course protection rin po sa aming mga empleyado na talagang humaharap sa kanila at kami po ay nagre-risk din ng amin ng buhay dahil yan po ay sa tawag na ating public service, ginagawa na natin trabaho. But dapat po talaga it's a concerted effort, Ma'am Hilda. Kaya salamat po sa magandang tanong na yan. Kaya nire-remind natin ating mga transacting clients, please help us and cooperate, observe the health safety protocols pati po ibibisita sa aming mga opisina. Sir Delio, marami po sa mga kababayan natin, lalo na itong mga nakikinig at nanonood sa ating ngayon, na hindi pa daw nila gaano pamilyar sa inyong website na www.philhealth.gov.ph. Ano-ano po ba pwede nila makita o makuha ang impormasyon? Kasi syempre akala nila kapag sinabi mo website ng PhilHealth, yung mga more on mga internal na dinalagay po ninyo, meron po ba ito kinalaman para sa mga miyembro kapag po meron si gusto nila malaman paano gagawin, ito po ba ay nakikita po ba sa website ng PhilHealth? Well, magandang tanong yan. So nais nating ipaalam sa ating mga listeners and viewers na minsan po may kailangan kang impormasyon kung di man kayo makatawag sa aming mga telepono o kaya hindi kayo makabisita. Dahil nga po sa ibang kadahilanan, maaaring malayo sa lugar nyo o kayo po ay natatakot, lumabas, meron po tayong website na punong-puno po yan ng information. Pwede rin po nyo makakuha dyan ng ating mga PhilHealth circulars, advisories. Aside sa mga news at updates na pwede nyo rin makita dyan, nandyan rin po yung mga statistics at charts kung mga nakarang taon. At ganoon din po, ang magandang information din po dyan, nandyan din po ang ating directory ng iba't ibang opisina. Nandyan rin po ang mga forms na pwede nyo pong i-download. So, yun po yung isang nais natin ipaalam sa publiko na matagal na po tayong may button po dyan sa ating website na pwede nyo i-download yung mga forms tulad ng PhilHealth Membership Registration Form. Pwede nyo i-download yung mga claim forms dyan, yung mga claim form 1, claim form 2, o yung claim signature forms. Ganoon din po yung mga hospitals na magpapa-accredit. Nandiyan din po yung mga application forms. At yung mga nais po ng karagdagang information, meron po tayong mga repository ng mga videos, informational videos na pwede nyo rin po mapanood dyan para po sa karagdagang kaalaman. So please visit our website. It's www.philhealth.gov.ph para po mas makita niyo po ang malaking suporta nito. Pati po pag-search ng inyong mga case rates, meron din po dyan. At yung ating laging kinakampanya ngayon, yung member portal, para hindi na kayo dumagsa sa mga opisina namin, mag-register kayo sa member portal para po pwede nyo na makita inyong membership data record, pwede nyo i-download at ma-check yung inyong contribution. So, ibig sabihin, Sir Delio, meron na palang downloadable form sa website. So, ibig sabihin na kumbaga ang mga kababayan natin o mga miyembro po ng PhilHealth na hindi na kailangan pumila na o pumunta pa sa Jaim pa ang local health insurance office dito sa buong bansa, hindi lang po dito sa NCR. Yes, opo. Totoo po yan, Ma'am Hilda. Ang nais lang natin ipunto dito na binibigyan natin ng options ang ating mga kababayan na kung pupunta lang po kayo sa opisina para manghingi ng forms, instead na i-risk nyo po ang sarili nyo sa exposure pa kasi tulad sa aming opisina, talagang mahaba ang pila, pwede nyo naman pong i-download yan. Saka ang isa pang impormasyon na magandang matandaan ng mga kababayan natin, yung mga forms na po yan, walang bayad. Kung mamaya, baka may nagbebenta na ng mga PhilHealth forms, wala pong bayad ang ating PhilHealth forms. At higit sa lahat, wala pong bayad ang ating PhilHealth ID o number card. Pwede po kayong kumuha yan sa mga opisina ng PhilHealth.
Kaya huwag po tayong pumatol sa mga online fixers para po para na rin sa safety ng inyong ano yan, kasi data privacy yan, Ma'am Hilda, eh. Pagkakatiwala mo bang inyong sensitive informations, baka magulat ka, Ma'am Hilda, may utak na pala sa credit card at o kaya nagamit na sa ibang paraan ang inyong identity sa mga illicit activities tulad nga ng nabanggit ko kanina, pwede nyo i-report yan sa amin para ma-investigahan kasama ng NBI. So, inuulit ko po, Sir Delio, ano po ba ang pwede nila i-download na forms kapag sila po ay nag-search sa website po ng PhilHealth, www.philhealth.gov.ph? Ano ang pwede po nila i-download? Yan, yung PhilHealth Membership Registration Form, para sa mga first time na magpapa-member, i-download nyo po yan. Pag na-fill upan nyo po yan, halimbawa, i-declare mo ang inyong legal spouse, so mag-attach na rin kayo ng marriage contract. Lahat ng anak 20 anos pababa, pwede rin pong qualified dependent, so i-attach na rin yung inyong birth certificate. At pwede nyo pong i-submit sa PhilHealth yan, o kaya po email nyo po sa amin sa actioncenter@philhealth.gov.ph. May mga iba pang form yan, yung claim forms sa mga hospital, yung mga companies na magpaparehistro, nandiyan din po yung mga ano, nais nilang i-enroll yung mga kasambahay nila. Meron din po yung forms kasi batas na po yung kasambahay law. We need to register ang ating mga house helpers para sila rin po ay meron benepisyo sa PhilHealth. So, ibig sabihin, Sir Delio, kasi sa ngayon, ang pinakamadalas na kailangan, kung baka kailangan nilang form, ay yung mga miyembro na nagpapa-RT-PCR. So, yung mga nagpapa-swab test. So, ibig sabihin, hindi nila kailangan pumunta sa ospital, kailangan puntahan ng ang field cares, at sa kanila mismo kukunin pa yung PhilHealth form, at pwede na i-download lang sa PhilHealth portal dito sa website po ninyo. Kasi ang apakakalam po dati, kailangan pupunta pa sila doon sa ospital, pupunta pa nila yung field cares, and then saka po sila mag-fill up ng form. Ganun, so, hindi na ganun. Pwede na po sa bahay pa lang, mag-download na sila ng form, mag-fill up ng form, para maiwasan na gumamit ng ballpen ng ospital o manghiram ng ballpen at naka-ready na. Yes, tama po yung Ma'am Hilda. Kaya nga ang PhilHealth po, nag-iisip kami ng iba't ibang paraan. May mga iba't ibang opisina po gumagamit ng Dropbox. But pag Dropbox ang ginamit natin, make sure lang na kompleto po yung mga requirements, information, saka yung mga supporting documents para hindi po matega ang mga papeles nyo. Meron din po tayo mga pinapilot test na mga online or mga QR codes. Ano po yan eh, hindi po humihinto ang PhilHealth kung paano natin matutulungan ang kababayan natin. Dahil ngayon, of course, new normal, we have to adjust. Kailangan pa rin po. Nakikita kasi natin, Ma'am Hilda, yung mga kababayan natin. Patuloy pa rin naman po nagtitiwala sa PhilHealth kasi the mere fact na nagtsatsaga silang pumila, nagtsatsaga pa rin po silang magbayad ng kalang contributions kasi para sa akin po, mahalaga ang PhilHealth at yan po ay unti-unting nare-realize ng kababayan natin, lalo-lalo na pag may mga mahal sila sa buhay na nagkasakit at na ospital. And of course, sa tulong nyo po, unti-unti po natin na ibabalik ang tiwala ng ating mga kababayan sa napakagandang programa ng National Health Insurance Program na pinangangalagaan at in-implement ng PhilHealth. So, ulitin ko po, kasi for sure, ito ang gustong tanongin ng mga nakikinig at mga nanonood sa atin. Kapag po sila, meron po silang exposure sa nagpositibo sa kanilang tanggapan o kaya meron biglang may nilalagnat, inuubo. So, let's say sabihin nila, nung nakarang linggo, kakaswap test lang po nila, kakatapos na ng RT-PCR nila. Pero meron naman sila nakasalamuha na nagpositibo. So, ibig sabihin, pwede pa rin po sila magpa-swap test gamit ang kanilang PhilHealth. Yes, tama po yan, Ma'am Hilda. Kasi ang PhilHealth po, kinocover natin ng RT-PCR o swab test, 3,409 pesos po yan. But make sure sa ating accredited diagnostic centers or hospitals na accredited para mabayaran niya. Kasi may mga diagnostic centers, ma'am, na nag-o-offer, pero hindi naman po accredited ng PhilHealth. Kaya talagang hindi natin may enjoy yung less na 3,409. And tama rin po kayo, Ma'am Hilda, ang PhilHealth po, sumusunod po tayo sa DOH protocols. Na ang allowed lang mag-RT-PCR ay yung mga na-exposed sa mga positive patients o kaya po yung mga OFWs returning, yung meron sintomas at iba pa. Medyo marami pong subgroupings yan eh.
And ang nais ko lang po emphasize, siguro karagdagang impormasyon sa ating mga listeners and viewers, di ba sa isang taon, ang isang PhilHealth member merong 90 days hospitalization benefit allowance. 45 days noon, exclusive sa member. Tapos yung 45 days to be shared by the qualified dependents. Ang nais kong sabihin sa inyo, yung RT-PCR po, Mamilda, hindi po siya kasama sa mga nababawas o binibilang. So, kahit na public health worker ka, every 2 weeks ay na-expose ka, covered pa din po yan. At huwag po kayong mag-atubili, magpa-swab test, dahil hindi naman po nababawas yung benefit allowance. Pero Sir Delio, kasi siyempre alam na po ninyo, di ba, kapag ngayon na itong mula itong nag-lockdown, itong buwan ng Marso, Abril, Mayo, ang mga tinatamaan, dati-dati, isa lang sa isang pamilya. Pero ngayon, halos sa isang pamilya, isa o dalawa lang ang wala. So sabihin natin, kung ang miyembro ng PhilHealth, ang sabihin natin yung tatay, ang nanay, siyempre, kasama sa as kanyang beneficiary plus ang kanyang anak. So ibig sabihin po, baka pag ang buong pamilya po ay na-expose, pwede po ba silang lahat gamitin yung PhilHealth? Kung sino yung miyembro po ng PhilHealth, pwede po ba sabay ang asawa, ang anak niya? Yes, pwede po. Kaya ang lagi natin sinasabi, make sure lang na naka-declare nyo ang inyong qualified dependents, yung legal spouse na hindi member ng programa, lahat ng anak, 20 anos pa pa ba, walang asawa ng trabaho. Kaya nga kanina, binabanggit natin yung PhilHealth Membership Registration Form para sa mga first-time members yan ang ginagamit. At ganoon din po sa mga mag-a-update, kasi baka Mamilda, nakalimutan nilang i-declare ang kanilang bunsong anak, yan po ang form na gagamitin. So, in short, kailangan po updated ang ating membership data record para oras na kailanganin, makikita na kagad na ito pong pasyente ay qualified dependent o kaya ay siya po member ng PhilHealth. Kasi tandaan po natin, naglabas na rin ng advisor in PhilHealth reiterating yung batas na meron pa rin po tayong immediate eligibility, lahat ng Pilipino, kung sila ay makakasakit ng mga ospital, eligible po tayo sa benefits. Kung meron man tayong kulang o bungi sa hulog natin sumula November 2019, make sure na makumpleto nyo po yan para pagdating ng panahon na ma-impose na ang penalties, hindi ganun kalaki inyong tatamaan. But ang assurance natin sa publiko, lahat ng Pilipino ay entitled po sa PhilHealth benefit. Just make sure you are registered at updated ang inyong information. At Sir Delio, balikan natin yun, yung mga reklamo ng mga private hospital na hindi raw nakakabayad ang PhilHealth. Sino ba talaga ang may pagkakasala sa yung mga na-denied at return to hospital payment, ang PhilHealth o ang mismong hospital? Kaya bakit na-denied o bakit nababalik po, na binabalik po ninyo sa hospital? Well, siguro ang sagutin natin siya na ganito, ma'am. Ano ba ang rason bakit na-denied ang PhilHealth claims? One, siguro dahil na-exhaust na yung 45 days allowance ng member o kaya ng qualified dependent. Pangalawa, yung member ay na-penalize ng PhilHealth. Halimbawa, may ginawa siyang mali at siya po ay nakasuspend ng kanyang membership. Isa pang rason rin po ay, of course, meron tayong 60 days na statutory na dapat na sasubmit ang claims, baka nadidelayed. Kaya po nadi-deny yan or na-return to hospital. Kasi pag return to hospital naman, Ma'am Hilda, possibly clerical errors po yan at binibigyan po ng extension ng hospital na mag-comply sa kulang na pirma, kulang na information doon sa mga forms, o kaya po kulang na supporting documents o attachments. Pag denied naman po kasi, yan po talaga ay dumadaan sa masusing review ng PhilHealth, pero pwede naman po i-appeal. Pero once maging final po yan, naiintindihan naman natin yung mga hospitals kasi services have been rendered, kaya ito po ay ginigit nila. Ang PhilHealth naman po, nagpapatupad po tayo ng mga pulisya kasi kami naman po ay ino-audit rin ng COA. Nais natin ipaalam sa listeners and viewers, isa sa trabaho ng PhilHealth ay ang fiduciary responsibility. Ano po ibig sabihin ng fiduciary responsibility? Yung contributions po nyo, nating lahat, yan po ay pinapangalagaan ng PhilHealth, at kung kami po ay magbabayad ng mga claims, we have to ensure na ito po ay good claims, yung kumpleto ng papeles at supporting documents para hindi po kami ma-audit ng COA. Kamusta naman po ang pagtanggap ng mga stakeholders sa debit credit payment method na ginagawa ngayon ng PhilHealth? Last
time si ang aking boss ang inyong na-interview, si branch manager RC Torres ng NCR Central Branch, nagbigay po siya ng updates. Makikita po natin na itong DCPMI o debit credit payment method ay isa sa mga ginagawa ng PhilHealth para matulungan ng hospitals para sa mga claims na sinasabi lang na delayed. Bagamat ito po kasi ay may proseso, Ma'am Hilda, hindi lang po ito basta i-release. Meron pong mga letter of undertaking na kailangan gawin, kailangan na isubmit yan. Tapos, so far, marami na rin pong mga hospitals. I think I can only speak for our branch, nasa around 58% na ng mga hospitals na nag-apply ang narilisan na. At patuloy pong ginagawa yan, Ma'am Hilda. So, yun lang naman po ang nais natin ibigay na update sa kanila. At tanong ng karamihan natin mga kababayan na sa estado, ano na po ba ang estado ng PhilHealth sa implementasyon ng Universal Healthcare Law? Dahil kung ang PCSO nga yun ano, yun at yun 30% ng kanilang charity fund ay kumbaga na itabi na po nila para ibibigay na po ito sa PhilHealth once ito po ay ma-implement na po talaga ang Universal Healthcare Law. Yes, siguro ganito po, tingnan po natin sa ganitong angulo. Ang PhilHealth, ang Universal Healthcare Law ay naisabatas February 2019 at ang implementing rules ay November 2019. Bago po na-implement ang UHC, di ba Ma'am Hilda, pag first time member ka, merong waiting period, 3 months, 6 months, 9 months bago ka makagamit. Ang Universal Healthcare, nabanggit ko na kanina, immediate eligibility, ibig sabihin, kahit na ikaw po ay kulang ng hulog mo, makakagamit ka pa rin dahil ang benepisyo mo sa PhilHealth ay entitlement mo bilang Pilipino under Universal Healthcare Law. So siguro yan yung isang magandang pagbabago o update. And bagamat ang PhilHealth po ay ongoing pa po na palalakasin ang preventive packages, kaya nga po by the second semester ng taon, ini-implement natin itong e-consulta. Ito po yung primary care package na i-roll out natin. Dati Ma'am Hilda, ang nakakakuha po ng check-up yung mga indigent members natin na ina-assign sa health centers at mga senior citizens. Itong primary care providers ay in-encourage natin magpa-register, private and government, dahil po i-roll out na natin itong i-consulta sa lahat po ng mga Pilipino. Pero Sir Delio, kasi every time, di ba, kung for sure, kapag every time na meron tayong press conference, ang lagi kong isa po ang aking tinatanong o hindi naman na po ako na hindi po ako disagree yung pagbibigay po natin sa mga informal sector. Pero para sa akin, bilang mga kami po ay mga nagbabayad po ng contribution, na meron po kami monthly contribution. Pero ang binibigay po PhilHealth sa mga miyembro, parang feeling namin bakit mas kaunti para sa amin kumpara sa mga indigent talaga, as in, siyempre sa kanila, no balance billing. Samantala sa ating mga miyembro, kami mga miyembro ay kakaunti. Pero pagdating po dito pa sa universal healthcare, medyo ba mas matutuwa na po ba ang miyembro? Lalo, siyempre po, siyempre sa panahon ngayon, ang hirap po ng trabaho, lalo na ngayong panahon ng pandemic, ang dami na wala ng trabaho. So kapag po sila'y nakasakit, napakahirap. So sabihin po ba ninyo, Sir Delio, medyo nababalanse na po ba? Well, yan po yung layunin ng Universal Healthcare Law. Kung titinan nyo, Ma'am Hilda, di ba sa dating programa ng PhilHealth, ang meron lang check-up yung mga indigent at senior citizen na na-assign sa health center. Sa Universal Healthcare Law, lahat na ng Pilipino ay mabibigyan itong konsulta. Pangalawa, yung sa dating no balance billing policy na na-enjoy lang natin sa government hospitals ng mga indigents at kasambahay, ngayon po, lahat na po ay pwedeng mag-enjoy under the no copay ang tawag. Pero hindi lang po siya sa government kasi ang government hospitals nakalagay sa batas, sa kalang kama, dapat at least 90% ay merong basic ward accommodation na may enjoy ang no copay. Pag specialty hospitals, at least 70% ng kama nila ay allocated for basic ward accommodation. At pag sa private hospital, at least 10% ng kama nila ay dedicated sa basic ward accommodation. So, ibig sabihin, Ma'am Hilda, dapat yung pasilidad, basic ward accommodation, pag doon ka na nagpunta, ma-entitled ka sa no copay o no balance billing. So, yan po yung isang mga major developments sa PhilHealth at sa pag-implement ng universal healthcare. But again, hindi pa po siya perfecto kasi nakalagay naman sa batas na may progressive realization. In fact,
tinatayo na nga po ng PhilHealth itong healthcare provider network na kung saan magkakaroon ng referral system ang mga private and government hospitals at primary care provider. 3 to 5 years naman po ang nakalagay na integration ng financial, managerial, at technical. Kaya ang magandang balita dyan, hindi po huminto ang PhilHealth na ma-set up at talagang tumakbo ng maayos ang universal health. Yes po, sa punto ito, Sir Delio, hingan na po kita ng yung mensahe para sa ating mga takapakinig at tagapanood dahil magbabalik ka pa sa ating programa sa May 27, 2020 para sa mga updates higil sa PhilHealth kasi syempre kailangan tuloy-tuloy ito. Yes, tama ka Ma'am Hilda. Una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataong mag-public service ngayong araw. Eid Mubarak para sa ating mga kapatid ng Muslim, end of Ramadan, binabati po natin sila. Ang nais ko lang pong ipaalam sa ating mga kababayan, hindi po natin alam kailan tayo maaaring magkasakit o ma-ospital. Napakahalaga na tayo po ay rehistrado sa PhilHealth dahil bilang Pilipino, under the Universal Healthcare Law, meron tayong benepisyong may enjoy sa oras ng kagitikan. And again, maraming salamat Ma'am Hilda Ong sa patuloy na pagsuporta sa programa ng PhilHealth. More power po sa inyo. And sa susunod po natin na panayam, makakasama niyo po ulit ako para mabigay public service. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo. Sir Delio, bago kita bitawan, nais ko muna magpasalamat sa naging mensahe mo noong birthday ko. Na-surprise ako talaga ha. At salamat sa appreciation sa mga munting kong nagawa para sa PhilHealth at sa bayan. Yes, at, tama po yun. si Ma'am Hilda po, dagdag ko lang, habol ko lang po. Inspirasyon ko rin po siya kasi si Ma'am Hilda, basta humingi ka ng tulong, wala pong sino-sino yan. Yan po ang tunay na public service. Ang maganda pong example ni Ma'am Hilda, hindi mo kailangan na sa posisyon ka, hindi mo kailangan na meron kang magandang posisyon or what. Bilang Pilipino, basta minamahal mong kapwa mo, ikaw ay isang dedicated public servant at meron po tayo isang Hilda Ong na may mugintong puso at handang tumulong sa ating kababayan. Kaya, more power Ma'am Hilda at alam ko po, marami po kayo matutulong ang kababayan natin. Muli po, ang nakasama natin ay si Sir Delio Aceron III mula po sa PhilHealth. Kung meron po kayo mga katanungan, reklamo o hinaing, maaaring kayong makipag-ugnayan sa PhilHealth, tumawag lamang sa 8441-7442. Pari din sa kanilang mga social media sites, PhilHealth Official sa Facebook, Team PhilHealth sa Twitter, Action Center at philhealth.gov.ph sa email, at sa website na www.philhealth.gov.ph. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap na 8:59 ng umaga. Puwetiam go sa kahon sa aki. Ang ating programa ay mula sa kagandahan loob ng James Coffee Mix, ang pambansang healthy coffee ng Pilipinas, gawa ng Goldshine Pharmaceutical Incorporated. Mabibili ito sa mga sumusunod na variant.